PBBM isusulong ang investment sa modernization ng agrikultura. October 12, 2023, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inauguration ng isang state-of-the-art poultry farm ng Magnolia sa Hagonoy, Davao del Sur. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tutugunan ng bagong Magnolia Poultry Farm ang pangangailangan ng Mindanao pagdating sa poultry supply. Sinabi niya rin dito, ang plano niyang mag-invest sa modernization ng agriculture sector na sinang-ayuna naman ng netizens. Bakit nga ba mahalaga ang pag-adapt ng agriculture sector sa modernisasyon? Tara, suriin natin. Para kay Pangulong Marcos, susi sa pakikipaglaban sa kagutuman at kahirapan ang pag-invest sa agrikultura. Anya, una lang ang high-tech poultry farm sa Davao del Sur sa planong 11 facilities na itatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng San Miguel Foods Poultry Mega Farm Projects. Merong controlled climate technology, biosecurity measures, automated feeding and watering system, air quality monitoring system, at automated harvesting system ang bagong tayong poultry farm. Sinisiguro nito ang pagkakaroon ng mas stable, sufficient, at cost-competitive supply ng manok sa bansa. Sa pag-iinvest sa latest technology advancement sa poultry farming, mas mabilis na makakaproduce ng healthy chickens na may premium quality. Ayon sa San Miguel, kaya makapag-produce up to 80 million chickens o 200 million kilos yearly ang poultry farm sa Davao del Sur. Bukod dito, makakapagbigay rin ito ng tinatayang 1,000 direct and indirect jobs para sa mga kababayan natin. Ayon kay Pangulong Marcos, nagbibigay ng mensahe ang pagpapatayo ng high-tech poultry farm sa local at international investors na kaya ng Pilipinas na magkaroon ng advanced industrial forms ng agriculture. Sinasabi man ng iba na pang-abroad lang ang ganitong klase ng teknolohiya, ngayon napatunayan sa ilalim ng Administrasyong Marcos na kaya rin dito sa atin sa Pilipinas. Sa pag-iinvest sa agrikultura, makakamit ng bansa ang goal nito pagdating sa food security. Ikaw, ano masasabi mo sa pag-adapt ng Pilipinas sa makabagong teknolohiya para sa agriculture sector? DWIZ Research Report.